Mahigit isang buwan na ang nakararaan mula nang kumalat sa ating bansa ang African Swine Fever. Isa itong nakahahawang sakit sa mga baboy na nagdudulot ng mabilis na pagkamatay ng mga hayop na ito. Bahagyang tumumal ang bentahan ng karneng baboy dahil dito at dahil na rin sa mga maling impormasyon na kumalat tungkol sa sakit na ito. Alamin sa ating kabrigadang si Joseph Morong kung ano nga ba ang mga fact na dapat nating malaman tungkol sa African Swine Fever. Ang sabi nila, life is short, eat pork. Pero ngayon, nung nakarating na ang African Swine Fever sa Pilipinas, umabot na sa mahigit 800 ang mga baboy na pinatay sa Quezon City matapos magpositibo sa African Swine Fever. May mga patay na baboy rin pong inanod sa Marikina River kagabi. Ang tanong, safe pa ba na kumain ng baboy? Here are 5 facts you need to know about ASF or African Swine Fever. Fact number 1. Ano ba ang African Swine Fever or ASF? Ang African Swine Fever ay isang matinding virus na kayang pumatay ng baboy sa loob ng isang linggo. Manifestation, nilalagnat yung baboy, wala pang vaccine. 2 to 3 days, mamatay sila. Likened to dengue, siya ang dengue ng mga baboy. Pwedeng maipasan ang virus sa baboy sa pamamagitan ng direct contact, damit at sapatos, garapata, food waste o kaning baboy, at kutsilyo. Pero ang tanong, nakakahawa ba ito sa tao? Fact number 2. Kung hindi ka naman baboy, hindi mo kailangan mag-alala sa ASF. Dahil hindi nakakahawa sa tao ang ASF. Kaya yung mga pork dyan na mga gusto nyo, go lang. Ligtas kainin, no problem, no worries. Hindi po transmissible ang ASF virus sa tao at sa iba pang mga hayop. So safe po, hindi harmful ang virus sa tao at sa iba pang hayop sa baboy lang po. Nagpabudol fight pa nga ang Department of Agriculture at Department of Health starring ang mga baboy para ipakita na ligtas itong kainin. Pero kahit meron ng mga paalaala, marami pa rin ang nagno-no pork diet muna. Puro isda po, gulay po ang aming binibili sa palay. Ano lang po kami dun sa mga balibalita na medyo may problema po yung ng baboy. As of now, hindi. Kasi puro fish nga lang. Or ano, baka. Mas maganda na rin yung nag-iingat. At ang pinaka-umaaray dahil dito, ay talagang ano, naapektuhan kami doon. Kasi humina talaga yung tinda namin. Hindi halos makaubos eh. Siyempre, dahil negosyo namin to eh. Kami ang apektado eh. Fact number 3. Swerte tayo dahil hindi mabilis kumalat ang sakit sa mga bansang puro isla gaya ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, sa ngayon tinamaan ng African Swine Fever ang ilang barangay sa Rodriguez Rizal, Antipolo, Bulacan, Quezon City at kinoconfirm pa kung may kaso sa Pampanga at Pangasinan. Pero paano nga ba nakarating sa Pilipinas ang ASF? Nitong Mayo, nag-recall ng mga delata mula sa ibang bansa na positibo sa ASF. Tapos nitong September, nagpositibo na sa ASF ang bansa. Ayon sa Department of Agriculture, nagsimula ang ASF sa mga backyard piggery sa Rodriguez Rizal. Itong ASF ay exclusive lamang sa mga backyard raisers kasi diyan nag-umpisa ang ASF virus. Dinala po yan through canned processed meat at ng mga leftovers sa eroplano. Nagaling ang mga pasahero nito ay galing sa ASF countries, China, Europe at Africa. Yan ang naging dahilan kung bakit kumalat sa Quezon City. Matigas ang maraming pasaway. Sa Rodriguez, kumalat sa Payatas, Silangan, pumunta sa Tatalon, nandun sa Commonwealth. Ngayon nasa Tandansora as reported. But we will confirm that. Kinata yung baboy, pinuslit, ibinenta, at naging ang tao na mismo ang nagpakakalat ng virus. Fact number 4. Malaking industriya ang swine industry sa Pilipinas. 260 billion pesos lang naman. First time ito sa Pilipinas. Pero sa mga Southeast Asian countries, ang pinaka-napilayan dahil dito ay ang Vietnam. 5 million ang napatay na baboy doon, habang sa Pilipinas, 20,000 na mga baboy pa lamang. Wala pa itong 1% na mga baboy sa bansa. Pero paano kung nakakain ka ng baboy na may ASF o delata na may African Swine Fever? Dapat ka na bang mapraning? Wala pong mangyayari kung nakakain po kayo ng ASF-tainted pork.
Ang sabi ng DOH, and this is fact number 5, wala daw. Kaya hindi mo na kailangan mag-worry, walang effect ito sa kalusugan ng tao. Pero pwedeng maipasa ang sakit kung magiging kaning baboy ang natirang pagkain dahil kayang mabuhay ng virus ng ilang linggo at hanggang 6 na buwan sa mga frozen at processed na mga baboy. Safe kumain ng baboy, sabi mismo yan ng DOH at ng DA. Pero para sa kapapanatag ng inyong isipan, hanapin nyo pa rin yung tatak ng NMIS, galing yan sa Meat Inspection Service, na nagsasabi na ASF-free yung baboy na binibili nyo. Sa ngayon, wala pang lunas sa ASF, kaya ang magagawa natin dito bilang mga consumer ay maiwasan din ito na kumalat. Sa kahit na anong sakit, prevention is key. And that's a fact.